Nangyayari ko pong lahat na tumayo po para po sa ating pagsimula. Amen. Good morning po sa inyo lahat. Rescue the perishing. Kailangan maligtas ang mga nawala. Running, hope, and die.
Hindi pa, sa pangalawang step pa po. Ayan. Okay po. Next, Sister Crystal. Forward lang. Punuin natin yung pangatlo. Ayan. Pangatlo. Okay, salamat po. Para po sa ating opening prayer, may request, Brother Tony, gano'n niya ba? Para sa ating opening prayer. Tayo po yung bukod, bigit ang ating mga mata. Ama namin sa langit, amen. Sa mga oras kong ito, kami narito po sa iyong harapan. Nagpupuri at nagpapasalamat sa mga oras na ibinigay po at pagkakataon na ikay sampahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pagpalain ko po, Panginoon, ang lahat ng mga miyembro na sa ngayon ay narito at yes, yung mga nasa daan pa. Ikaw po ang mag-guide sa kanila patungo rito, Panginoon. Amen, salamat po sa iyong presensya sa mga oras na ito. Yes, na ikaw po ang siyang magiging Panginoon, amin sa puso at sa isipan. Amen, i-bless mo po ang aming unang part ng aming worship service. Yes, at pagpalain mo po ang aming pastor na siyang maghatid ng mensahe sa aming Panginoon upang maipahayag ang inyong salita. Yes, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At ito po ay ang binabalik namin, ang lahat ng mataas na papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin, at pangalan ng Panginoon Jesus. Napagsaminan! Amen. Thank you so much. Kundi na po mga kapapo. Manatili po pala dahil magbabasa tayo ng Word of God sa Genesis chapter 25. The calling of Abraham, part 13. The last part of the life of Abraham ay masisilayan na po natin ang kanyang katandaan at ang kanyang farewell sa lupa noong siya po'y nabubuhay. Di ba po tayo pinanganak? Genesis chapter 25. 1 up to 18 yan. So ang basahin natin, 1 up to 10 lang. Matulog ko ba? Hanggang 5 lang po pala. 1 up to 5. Basahin po natin ang Genesis chapter 25, 1 up to 5. Ako mag-auna sa pagbasa sa verse 1. Kayo po mag-abasa sa verse 2. Magbasa na lang kayo lahat sa English. Pero ang inyong mga Bible dapat kayong ikuha na kamutas. Amen? So, verse 1. Then again, Abraham took a wife and her name was Keturah. Verse 2. Okay, verse 3. And Jokshan begat Sheba and Dedan, and the sons of Dedan were Asherim and Letushim and Leumim. Verse 4. Verse 25, verse 5, sabay-sabay. Tayo, begin. Walang pa sa ating begin ah. Begin. And Abraham gave all that he had unto Isaac. So tayo po ay manalangin. Umapagpalang Diyos na makapangyarihan na aming Ama na nasa langit. Kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Maraming salamat po sa pag-iingat niyo po sa amin sa loob ng isang linggo. Maraming salamat po sa mga naligtas at sa mga na-bautismuhan.
at naging kasapi ng PCBC. Pagpalain niyo po ang aming pong pag-aaral. Bigyan niyo po kaming lahat ng karunungan at kaalaman. Dalangin po namin, Banal na Espiritu, patnubayan niyo po kami sa aming pong unang bahagi ng umagang ito ng unang pagsamba sa inyo, O God. Tulungan niyo po ako, ang inyong lingkod, upang maipangaral ng malinaw ang iyong mga salita upang mabuksan ang aming mga na matagal nang natulog at hindi pa po gising ng mga karunungan at kalaman patungkol po sa Biblia. Patnubayan niyo po kami at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. At pinapatawad din po namin ang sinuman na nagkakasala po sa amin. At dalangin po namin, puspusan niyo po kami ng Banal na Espiritu Santo upang maunawaan po namin ang iyong kalooban. At padala niyo po kami ng mga guardian angels upang kami po ay babantayan. Babalutin niyo po kami ng iyong manadugo at kinikilala po namin ang iyong presensya. Lahat pong ito ay aming pong dalangin sa matamis at pinakadakilang pangalan na Jesucristo na iyong bugtong na anak naming tagapagligtas at ang aming Panginoon. Lahat magsabi ng Amen. Thank you so much. At pwede na po kayong makakaupo. Yes po, happy Sunday sa ating mga kapatid sa online, Jared Del Rosario Flores. Salamat. Ating pamangkin. Tuloy-tuloy lang. Kahit na kayo na sa Taiwan, sumusubaybay lang kayo sa online worship para pagpalain kayo ng Panginoon. Ganun din po kay Sister Rio na bagong schedule. Kaya tuloy-tuloy lang, Sister Rio. So, kailangan po natin ang ating pakicheck mo nga dyan, maingay daw ang ating music at video. Bakit kaya? Maingay pa po ba si Terio? Pag maingay lang, pakicomment lang. Ano? Okay po, good morning. Bye, okay na. Maingay pa po ba? Hindi na? Yung hangin. Okay po, salamat, Sister Rio. So, ang ating pong pinag-aralan nyo na po ito last Sunday, habang kami ay nandoon sa baptismal class, at saka nais ko lang pong i-review, at saka sa Genesis chapter 24, si Isaac po ay nag-asawa. Amen? Amen. Okay po. So, kung hindi nyo po naabutan yung mga previous message, mayroon po tayo, bawal po kumain sa loob ng simbahan na. Bawal magmuya. Huwag nyo itay na i-mention yung pangalan. Bawal po, alam nyo na po yan. Bawal. Even ba? Bawal. Dapat tandaan natin yun. Bawal. Pag gutom ka, gutom kumain, buka mo na sa labas. Amen po. Amen. Sister me, thank you so much. Yan po ay mahal ko kayo. Dapat alam natin yung gagawin natin sa loob ng simbahan to avoid disturbances at saka to avoid temptation. Kasi po, tulungan niyo po ang pastor ninyo. Amen? Tulungan niyo po kasi baka ma-hybrid ako. Kumbaga, kailangan natin ito yung respeto sa Panginoong Jesus. So, ganyan lang po. Pag masubukan ako kung saan ba kayo, Pastor Bantin, manginginig kayo katapo. Pag na-late ka, sa karagiwan ka. Sa atin, di pa po tayo narating dyan. Amen? Pero time will come, darating tayo dyan. Para po may discipline tayo
At saka, kasi po, mananagot tayo sa Diyos. Christian tayong totoo. Tayong totoong liwanag at asin. So paano na lang kung walang pagkakaiba yung ating Christian life kumpara sa mga unbeliever. So palala po ang ating cellphone. Bawal pong gamitin sa loob ng simbahan basta nagsimula na. At saka ang gagamitin natin ay manuscript Bible. Ang digital, gagamitin lang natin na kalabas na Bible study, video. Pero pag saloob ng church, malibad ng mga Bible, manuscript Bible ang gagamitin natin. Amen pa? Ang digital Bible, gagamitin lang natin sa pag-abiyahe tayo para meron tayo kasama baril na hindi na nalaman at mahalata ng kalaban. So, congratulations sa inyong lahat dahil halos napaaga kayo lahat. Palakpakan yung mga sarili ko. At tutuwa po ako. Lalo-lalo ng Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon. So, ayon po sa ang ating pag-aralan sa umaga nito, ay ang kamatayan ni Abraham at ang kanyang naipunod siya ba yung topic kanina? Pataas, pinakaribigin. Ayan! The calling of Abraham, ang pinakatopic natin dyan. Ang team po natin from Genesis chapter 12 up to Genesis 25. So, 25 minus 12, how many chapters? 13? 13 chapter, tama ba? 25 minus 12. Ilan? 13. May na ako siya mati. Tama, okay, tama. Nangyong dati may. Okay po, 13 chapters ang life ni Abraham. Aha. Sabi na nila, masama daw pag Friday na 13. Pag pinaniwalaan mo yan, totoo yan. Pero pag Kristiyano ka na, breaking the curse. Amen? Amen? Hindi po masama yun. Lahat ng araw, basta binigay mo sa Diyos, mabuti. Walang araw na masama. Ang masamang araw, kung ikaw ay nagpailalim sa under ng kapangyarihan ng Diablo. At kapag gumawa ka ng masama, masamang araw yun. Saan makikita? 1 John 3:8. Pakibuksan natin ang 1 John chapter 3. Verse 8. 1 John 3:8. Pwede ako magkamali ha. 1 John chapter 3, verse number 8. Pakibuksan natin natin mga Biblia sa naunang 1 chapter 3, verse 8. Pakibasa. Sister Alisa me. Okay, sorry. Tama ba? 1 John chapter 3, verse 8. Ah, kailangan. Sige, pakihabot, pakitingnan na lang. Tingnan natin ha, ang 1 John chapter 3, verse number 8. Yan ang masamang araw. Kahit anong araw, pag ginawa mo yan, masama yan. Kahit hindi 13, masama po yan. So, ano po nakalagay dyan? Sa unang Juan 3, 8, pakibasa ulit, Sister Alisa May. Nakita na po ba? Ayan yan, tutulungan ka ni ate mo. Sige, pakibasa po. Yan ang masama. Kahit anong araw, pag gumawa ka ng masama, ano daw? Pag gumawa ka ng kasalanan, ano daw? Ikaw ay nasa Diablo. So, delikado to. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo. Wala tayong magawa. Yan ang masama. Hindi yung Friday the 13th. Hindi yun. Kahit Friday, pag gumawa ka ng mabuti, is not bad. It is good.
in the sight of God. Kahit Linggo, pag gumawa ka ng masama, hindi yan good Sunday, bad Sunday para sa isang tao na gumagawa na kasalanan. Ang gumagawa na kasalanan ay sa Diablo. Ito ang good news. Ito yung kanyang deliberation. Before good news, may deliberation. Sapagkat buwat pa ng pasimula ay nagkasala ang Diablo. Alam niyo po ba kung bakit nagkasala ang Diablo? Lima lang ang kanyang i-attempt. Hindi pa po niya nagawa. Naghahangad siya, number one, I will ascend into heaven. Hindi po talaga nakatira ang Diablo at si Lucifer sa heaven. Saan po siya nakatira? Sa Garden of Eden. The first steward in the Garden of Eden ay walang iba kundi si Lucifer. Hindi po si Adam at hindi din po si Eva. Kung hindi si Lucifer. Kaya sinabi niya, ako'y sasampa sa langit. Kaya yun ang gusto niya. Doon siya inilagay, pero gusto niya pa rin pumunta. Sasampa sa langit. Ano ang pangalawa? Isaiah chapter 12. Na-insert kasi natin to. Kailangan magkaroon kayo ng foundation upang malaman natin kung sa pasimula ay siya nagkasala. Kailangan malaman natin yan. Isaiah 12 to 14. Ang sabi niya ay ganito. Anong nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ang nagpapahina sa bansa ang walang iba kung hindi itong si Lucifer na nagiging Satanas. Amen? Kaya mga bansa naging mahina, wala nang ganang magsamba. Wala nang ganang maglingkod sa Panginoon. Tingnan niyo po. Verse 13, ito yung kanyang sinabi sa puso niya. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Kumbaga nagpaplano pa lang siya. Yung plano kung minsan, pag mali yung plano natin pala, kasalanan na po yan. Pag may plano ka na hindi tama, kaya dapat po, pray for your plan, and work for your plan. Dapat ang plano mo ay para sa kapurian ng Diyos, hindi para sa iyong ikababagsak. Marami pong tao nagpaplano para sa iyong kasiraan. Sila ay mababagsak. Tandaan po natin yan. Huwag kayong matakot kung kayo ay detrate o anumang klaseng ikaw tinatakot. Huwag kayong matakot dahil pag planong masama, hindi magtatagumpay. Tandaan niyo po yan. Ito pa ang kanyang sinabi. Number 2, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ibig sabihin, nais niyang dalhin ang kanyang trono doon, above the second heaven. The second heaven is excuse po muna. Anong account binuksan mo? Anong account binuksan mo? Nilo S. Flores o Nilo Flores? Nilo Humphrey Flores. Dapat Nilo Humphrey Flores, hindi Nilo S. Flores. Kasi pag nagdalawa, bawal. Yung nakadipid, bawal yun. Dapat yung Nilo Humphrey Flores. Baka yung nakadipid yan. Kasi pag pari yung account na nagbubukas. Tama.
Yes, sa cellphone ko siya nakabukas. Tama. Ang sa pulpito na sa cellphone ko. Yung isa, yung sa tablet, yung account ng simbahan na Nilo Humphrey Flores. Yung Nilo H. Flores, yun yung sa cellphone ko. Okay na? Okay po. Tuloy na tayo ha. Dito na tayo ha. Ang unang nagkasala na pasimula ang Diablo. Number one ng kasalanan, dati po siya ay si Lucifer. Amen? Siya po si Lucifer. Pagpangalang Lucifer, hindi po nakakatakot yan. Kasi pag sinabi mong Lucifer, the son of the morning. Amen? The son of the morning, anak ng tala. Tama? So, anak po siya ng tala. Ibig sabihin, mahalaga yun. So, Jumong, dito ka sa likod ni B-Boy. Ayan. Nasaan ang Bible mo? Ang hawak mo Bible mo, no? Kasi pag wala ang hawak, baka maglalaro yung kamay natin. Dapat may hawak ng Bible. Para yung kamay natin, walang lalaroin. Okay, tuloy tayo. Sabi nito, ang unang kasalanan ni Lucifer ay nais niyang sumampa sa langit. Pangalawa, nais niyang dalhin. Plano pa rin, no? Nais niya dalhin, itataas ang kanyang trono sa ikalawang langit. Doon sa taas ng mga bituin. Ang bituin, napag-aralan po natin, nilagay ng Diyos sa ikalawang langit. Tama po? Tama? Okay. Yan ang plano niya. Number three, ito ang kanyang plano. Ako'y upo sa bundok ng kapisanan. Ako, gusto niya rin upo doon sa bundok ng kapisanan. In English, I will sit also upon the mount of the congregation. Nais na po niya talagang siya ay sasambahin. Hindi po yan. Siya, nais po niya talagang upo sa congregation. Nais na po niya makikisama doon sa Diyos. Okay po. Iba ang kanyang obligasyon. Iba ang kanyang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Ibang misyon ang kanyang dapat gagampanan. Pero ayaw niya. Nais niya na ibahin. Amen? Yan ay delikado. So, delikado. Roser, dito ka sa harap. Tara ka pa po coaching trip ka. Bilis na mo na. Dito ka sa magandang dyan. Pag may bracing, bababa ka agad. Amen? Kasi pag nasa ulihan ka, huli na. Mas maganda sa harap ka. Okay, thank you so much. So, number one, anong kasalanan ni Lucifer? Plano pa lang niya, sasampa sa langit. Pangalawa, nais niya naupo doon sa dalhin niyang kanyang trono sa ikataas, sa taas ng mga bituin sa ikalawang langit. And then number three, at nais po niyang umupo sa mga bundok ng kapisanan sa mga kaduduluwang bahagi ng hilaga. Saan po yung pinakahuli dulo-duluan ng hilaga? Nasa po yung hilaga natin? Hindi ko talaga bisabi ng mga hilaga sa silangan mo yun. Silangan ang hilaga. Saan? Dito, dito. Okay, dito. Gusto niya pinakadulo hilaga. And then, sa, tama, silangan yung pinaga doon po yung araw malabas. Tama po? So, yan ang gusto niya. And then, number four. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaw. Ako'y magiging kagaya ng kataas-taasan. Ang pinaka number one, five, malapit. Pinakamasahul. Nais niyang maging Diyos. Hindi talaga Diyos si Satanas. Amen? Hindi talaga Diyos si Lucifer. Anghel siya na matalino, guwapo, pero nais niya maging katulad ng Diyos. Gusto ko maging katulad ng Diyos. I will be like Most High God. Yan ang delikado. Kung minsan, tayo gusto natin magiging katulad ni Aramina. Dapat mag-contento tayo kung ano ang ating pagkatao. Gusto ko magiging katulad ni Tom Cruise. Kung si Tom Cruise, ano? Napapanagoy mga pelikula ni Tom Cruise, ano? Dapat, huwag dyan. I will be like Most High God. Yan ang pinakamalupit ng masahol na kasalanan. Gusto niya magiging katulad ng Diyos.
Ang tao hindi pwede maging Diyos. Pero ang Diyos ay pwede magpakatao. Amen? Maliwanag po? So dahil dyan, ito ang resulta. Ano nangyari? Verse 15. Gayon may mabababa ka sa siyog. Dahil dito, ihahagis kita sa bukay. Yung siyog is, ang word dyan ay, ginamit is Hebreo. Ang siyog means, sa English, hell. Hell. Sa Hebreo, siyog. Bukay. At doon mo makikita ang impyerno. Sa mga kaduludulong bahagi ng bukay. To the sides of the pit. So yan ang dahilan kung bakit siya nagkasala. Kaya sinabi doon, balikan po natin sa 1 John 3:8 ang ating pong bahagi ng introduction na ang gumagawa ng kasalanan ay nasa panig ng Diablo. Kaya dapat ang Kristiyano ay huwag gumawa ng kasalanan. Kasi pag gumawa ka ng kasalanan, eh baka hindi ka pa totoong ligtas. Baka ikaw ay nagbabalat kayo lang. Delikado yun. So ang totoong ligtas ay hindi gumagawa ng kasalanan. Ang totoong ligtas hindi gumagawa ng kasalanan. Maliwanag po yan. Pero may good news. Sa bagay na ito, inahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. So, kung winasak na ito ni Jesucristo sa cross ng Kalbaryo, noong si Jesucristo po'y namatay, humalakhak ang Diablo. Parang si Napoleon Bonaparte na muntik niya na sana na-conquer ang Europe. Pero doon sa natalo sa isang pulo. Ano pa pala po? Nakalimutan ko na. Napoleon Bonaparte. Dapat na-conquer niya na tana. Ganoon po si Hitler, dapat na-conquer niya na tana ang pag na-conquer niya na ang Russia, mako-conquer niya na rin ang Asia. Kasi habang inatake ng Japan ang buong Asia, at ang si Hitler naman ay inatake ang buong Middle East at ang Russia, ang pinakahuling laban nila, yung natapat na tagginaw at taglamig. At yun ang hindi nila paghandaan. Kaya sila ay namatay. Mas maraming namatay sa sobrang lamig, sobrang ginaw. Yun ang hindi nila paghandaan. So, isang island, doon natalo si Napoleon Bonaparte. Oslo, yun? Sa mga nag-aaral ng history, alam na ninyo yan. So, doon siya natalo. So, natalo si isang lugar lang ang na kung saan natalo ang Diablo. Doon sa lugar ng Calvary. The place of a skull, ang lugar ng bungo. So, 1 Corinthians 15:57. Nakalagay dyan, nanalo ang ating Panginoong Jesucristo nung siya'y muling nabuhay. Tama po? Basahin natin para po mas malinaw. Unang Korinto 15:57. Para hindi kayo antukin, sundan niyo ako sa inyong Biblia. Hindi yung Biblia natin nakahawak lang sa kamay natin, hindi natin binubuksan. Pag nandito na po tayo sa loob ng simbahan, huwag nating isipin yung mga problema natin, huwag tayong mag-isip ng mga kaibigan natin sa labas, yung ating mga pusa, mga aso, dapat pag nasa loob ng simbahan, ang ating sa isip, dito na. Amen? Ganyan lang pong ginagawa ko. Pag nandun ako sa deep end, wala na ako sa bahay. Wala na umuta ko sa membro, wala na. Pag nasa school ako, pag nagahagutan ko ng module, tatlong tricycle, nagpapasan ako. Kailangan ng jack of all trades tayo. Hindi ibig sabihin na mataas na yung narating mo ay ayaw mo magpasan. Kasi naaantok ako pag hindi ako magpapasan. Amen? So, kung ano yung trabaho ko, ginagawa ko? Pag nandun ako sa gym, katulad ka ako,
1 up to 5, nandun ako. Pero salamat sa Diyos, bago mag 3, tapos na. Kasi yung pinag-pray ko, nawa, ang lahat ng mga kapitan, manundo na. Nagabulat yung teacher, eh, Sir Nilo, nandito ka na. Pag nasa dipped ako, sirang pangalan ko, si Sir Nilo. Pag dito na sa simbahan, Pastor Nilo. Amen? O, hawa? Pag nasa fellowship ng mga pastor, Brother Nilo. Dapat tayo ay flexible. Pag nasa simbahan, wala na ang ating utak sa bahay. Are you agree with me? Nakasan? Oh, baka mo rin, nakagano ka pa. Nakatulo na. Nakatulo na sa hangin. Alam niyo po, yung problema kahapon, baka mo na problema yun. Amen? Wala mo mga nakaraan. At least, ibig sabihin, pag may problema, may blessing. Kung gusto mo ng blessing, expect the problem. Gusto mo ng blessing? Mas kamay. Totoo. Kita ka mo story, sir. Hindi nyo parang nagkakaroon. Pagtapon ka sa blessing. Amen. Ikaw may tiyan, alam mo ng blessing? Ano ba yung blessing? Ano yun? Ano mo yung butas yung kilikili natin? Kung pa may butas natin, alam mo na. Mga kapatid, mahalaga po, if you want a blessing, expect problem. Pero kung walang problem, walang blessing, tanda natin yan. Ako nangangiti ako pag may problema. Bakit? Malungkot ako na nakangiti. Pagkatapos ng problema, may blessing yan. Amen po ba? Amen? Hindi rarating mga kapatid, ano? So, 1 Corinthians 15:58, tingnan natin. At 57, datapat, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sino po nagbibigay sa atin ng victory? Through our Lord Jesus Christ. Hindi po ang victory dahil matalino ka, dahil malakas ka, hindi po yung ikaw na naig dahil ikaw ay malakas, ikaw ay matalino, o ikaw ay may magandang trabaho. No! Pasalamat ka dahil si Hesus Kristo ay nasa puso mo. Dahil si Hesus Kristo, siya ang dahilan kung bakit tayo ay naging ganito na. Amen? Mahalaga po yan. Bakit na napapatayo ka ng bahay? Dahil nag-abroad ang mister mo? No. Because of the Lord Jesus Christ. Bakit na magtagumpayan mo problema? Dahil matalino ka? Dahil marami kang kaibigan? Dahil marami kang katuwang? Kakampi? No! Dahil kakampi mo si Jesus Christ. Bakit gumandang ani mo? Dahil magaling kang farmer? Dahil nag-observe ka ng panahon? No! Because of your faith of the Lord Jesus Christ. Alam niyo kahit anong gawin natin, pag hindi tayo sumahan ng Diyos, walang mangyayari sa atin. Si Joseph, nung nakulong siya, tama po? Nung nakulong siya, sabi sa Biblia, God was with Joseph. Kahit nasa kulungan si Joseph, kasama niya ang Diyos. Alam mo, kahit saan ka magtrabaho, basta kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Ang nakakakilabot. Kahit saan ka nakatira, basta kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Pero kung hindi mo sinasama ang Diyos, pinabaliwala mo ang Diyos, hindi ka magtatagumpay. Ang mga estudyante ngayon, mapalad ang estudyante na kasama ang Diyos. Ang module inuwi sa bahay, may answer key pa, pero may line of 7 pa. Ay, 1 ko na lang. Ano ang kasalanan doon? Tamad. Pero pag nasa Facebook, masipag. Gusto mag-aral. Pero pagdating sa gawa, ayaw mag-actual. Si Ismael, palagi ko sinasabihan. Imagine mo, 21 ang kanyang module, 2 weeks. 21 divided 10. Up. Bawasan natin ang linggo. 21. 7. 3 weeks? Tama ba? Mali, 14.
Ha? 12 days. Okay, 12 days. 21 divided 12. Ganun lang, very simple. Ilan? Ilang module sa araw? Dalawa. Dalawa lang! Tapos sabi niya, Dad, naubos ko lima ngayon, ha? Nagulat ako itong kontra ko. Naubos mo lima? Tapos nung last Friday, Dad, tinatapos ko ito. Sabi ko, maglabang ka na. Maglabang ka na. Dahil may module pa ako, ha? Imagine mo yan. Mag-alagala mo sa barkada. Pagkatapos, mag-bike-bike pa. Tapos makikipag-nota si Honey, si Boy. Tapos ang module. Tapos nanonood ng TV. Nagigisaw-saw. Sabi mo, ano ka ba? Ano ba yung plano mo sa buhay? Amen? Samantala sa panahon ko, walang cellphone, walang allowance, pero nag-aaral ako ng mabuti. Dahil pala kay Kristo yun. Amen? Yun. Baka wala pa Kristo yung iba. Baka yung Kristo na sa likuran, wala sa puso. Amen? Kaya po mga estudyante, dapat si Jesus Christ ang gawin mong partner sa pag-aaral. Amen? Gawin mo siyang partner sa trabaho mo. Gawin mo siyang partner sa iyong business. 100% gawin mo yan. Ano sabi sa Biblia? If God be for us, who can be against us? Kaya wala kang katatakutan. Ako noon, pag magtulog ako, nung pastor na ako, binatatakot. Ito ko pag nakatulog ako, nakabukas ang pintuan. Hindi na pala. Dito mo na nakalang yung kasama ko na to. Pero nung ako ang nagtulog, nakasara lang yan, pero hindi ko nila na. Kasi para pag pinasok ako, makalabas ako agad. Eh, mahirap kasi yun ang aking pan, yung talagad, pero baliktad pala yun. Kaya nakapasok sa kasi walang lang. Oh, di ba? Yung palambok. Pag pinasok ka ng palambok, ano gagawin mo? Ah, palambok. Lambok! Ibalik ka rin mo yung palambok. Pwede ba yun? Nakapalambok ka rin. Napasok ka pa ng lambok. Pag pinasok ka ng lambok, lumabas ka. Para yung lambok mo sa loob, lumabas ka. Pwede mo ba yun? Yan po mga isip na opposite. Irony. Kabaliktaran. Kundi pag pinasok ka ng labok, alam mo na, pagpasok ko kasi nakakagat na yung labok, kaya nakapasok. Ito pa, pag nag-dive ka sa sapa, bakit may bubuyo pa? Eh kasi bago ka nag-dive, may nakabaon ng bubuyo. Kahit kaano kalaki yung barko, pag pinasok ng tubig, malulunod. Kaya kailangan natin mag-ingat na huwag mapasok ng labok. Amen? Hindi na ito. Kaya, salamat po. Ang makapagbibigyan sa atin ng tagumpay ang walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Okay po, dito lang po tayo. Mga anak ni Abraham sa kay Kitora. Ang division ng kanyang ari-arian, ang kanyang edad, ang kamatayan, ang kanyang pagkalibing at pinagpala niya si Lisa. Number, next. Abraham, second wife is Kitora. May pangalawang asawa si Abraham. Wala tayong magagawa, may pangalawang asawa siya. So, verse 1. So, Genesis chapter 35. Pero bago sa nag-asawa, namatay ang kanyang? Namatay ang kanyang? Unang asawa. Hindi pwede yung hindi pa namatay yung asawa mo, mag-asawa ko ulit. Hindi pwede. Bawal yun. Hindi rin pwede mag-asawa ang Baptist na Kristiyano ng dalawa. Dapat isa lang. Bawa, namatay ako, pwede na siya hindi na mag-asawa. Pag namatay siya, pwede naman ako mag-asawa. Halimbawa lang yan. Pero kung sa akin na parang ayaw ka na mag-asawa kung sakali ka naman. Pero pag namatay ako, gusto ka sa kanya din eh. Kasi ang nakalagay naman sa marriage, till death do us part. Amen? Pero kung sa akin lang, ayaw ka na mag-asawa. Kung sa akin lang. Kasi, pag may asawa pa ulit, hindi mo alam kung anong karakter. Naintindihan nyo? Hindi mo alam kung anong ugali niya. Bawa, mayroon ako napundar na para sa mga anak ko, sa aming dalawa.
Tapos yung pangalawa sa awa, kukunin niyo pa yun. Ima, magproblema yun. Amen? So dapat, mag-isip-isip ka. So siyempre, ang mag-asawa. Kaya dahil sa pag-asawa niya, nagkaroon din ang problema. Tingnan natin to. Tingnan natin yung problema na. After the wedding of Isaac, Abraham remarries to Keturah. Okay po, Keturah means ancients. Handong, no? Ancients. Okay, yung insomnia, insensyo. The wife of Abraham after the death of Sarah. So makikita natin sa 1 Chronicles 1:32 and Genesis 25 verse 1. So 1 Chronicles 1:32, tinawag siyang concubine. Ibig sabihin mas mababa. Mas mataas pala yung unang asawa. Yung pangalawa, mas mababang uri. Ibig sabihin, halimbawa, si Ma'am Gina namatay, siya pinakamataas. Pag nag-asawa ko yung pangalawa, mas chicken level lang siya. Ang first primary level ay si Ma'am Gina. Katulad ni Pastor Anthony Samor, nag-asawa sa ulit. So, hindi sila nagka-anak. Namatay kasi yung asawa niya, tapos nag-asawa sa ulit. Nag-asawa ko siya. Mabuti, ginahal sa mga babae, sinalagaan ko siya. Tapos namatay si Pastor Anthony Samor, at pinakamalaking Baptist ng Davao. Amen? Heritage Baptist Church. Yung sa bago ang trail sa highway. So, mga minamahal, mga kapatid, next po, Ma'am Gina. Ang kailan yan? Kailan nangyari yung mag-asawa si Abraham? BC 1860. So, BC means before Christ. Sige po. The children of Abraham to Keturah, number one, Zimrah. Zimrah means celebrated. The eldest son of Keturah. His descendants are not mentioned, nor is any hand given that he was the founder of a tribe. So, hindi siya nagiging kilala. Si Zimran, hindi siya nagiging kilala. Mukhang nawala ang kanyang lahi. Hindi na matipres. So, hindi na mention. At hindi din po nasabi na siya ay isang founder ng tribo. Kasi noong unang panahon, ay pagkilala ka, founder ka. Tama? Kilala ka. So, BC 1855. Next po. Yan si Zimran. Pangalawa, si Jokshan. And si Berhim, Zimran and, basta naka-bold, yun na yung pangalawa. Jokshan. Jokshan means fuller. Ano ba yung fuller? Siya po yung mga ngaso ng ibon. Amen? Kanina, celebrated. Ito, fuller. Isan of Abraham and Keturah. Whose sons were Sheba and Dedan. Ito si Sheba, anak ni Jokshan. At saka si Sheba, kilala. Nagkaroon ng queen dyan. Ang queen of Sheba, magiging isang concubine ni Solomon. Amen? At ayon sa tradisyon, doon pinadala ang Ark of Covenant because ang kanyang kalahati ng kanyang ginto, ibinigay na kay King Solomon at mag-request siya, bigyan siya ng anak. At doon pinadala ni Solomon ang Ark of Covenant habang tulog ang mga saserdote ay kinopya na walang tulog. Nakalino si Solomon. At ang Queen of Sheba, nakikilala ang lugar na Sheba. Malapit lang po yan sa kanila. Sa Israel. And Bida. Okay po, next. So, number three, si Midan. Midan means contention. Anak ni Abraham at ni Keturah. Yan po si Midan. May mga meaning ang mga pangalan nila. And then number 4, Midian. Ang Midian, kilalang kilala ito. Si Midian nagiging kalaban ito ng mga Israelites. Tingnan natin. Ang ibig sabihin ng Midian, away. Kita nyo? Nag-away-away ang kanyang mga lahi. Ang anak niya kay Keturah at ang anak niya kay Isaac. Kay, of course, when it comes to kay, sacrifices kay, in the Old Testament, Isara. It was provided Ama? Isara. So ang anak ni Abraham sa unang asawa at ang anak niya sa pangalawa, yung iba hindi kaaway pero yung iba kaaway. Ito po, ang ibig sabihin ng Midian,
Hawaii, Strike, Hasanul Drum and Ketura, progenitor of the Mishnites or Arabians. Itu pala nang galing ang mga Arabo. Dwelling principality in the desert. Sila yung nakatira sa mga ilang. North of the peninsula of Arabia. Yung mga Mishnites, yan ang original ng mga Arabo. Okay. Southward, sa north, southward, and then extended along the eastern shore of the Gulf of Ili, Sinos, Elanticos, and northward, district along the eastern frontier of Palestine. Okay po, the land of Midian. Ang land, ang lupa ng Midian, the place to which Moses fled after having killed the Egyptian. Ang asawa ni Moses, ang Midian, kinamit para doon magkuha ng partner si Moses. Amen? Amen? Midianite ang asawa ni Moses niya si Jochebed or Zipora? Jochebed. So, doon tumakas si Moses, wilderness yan, pagkatapos niya namatay ang isang Egyptian, tumakbo sa doon, Exodus 215, Exodus 221, or the portion of it officially referred to was probably, pag namin mong probably, hindi sigurado. Probably the peninsula of Sinai. So, the influence of the Midianites on the Israelites was clearly most evil. Masama din pala. Kasi nagiging kalaban. And directly tended to lead them from the injunctions of Moses, the events at Shittim, the bishop, and the injunctions to vex Midian and smite. Matindi ang mga Midianites. Doon si Moses nakapag-asawa, pero nagiging kalaban nila yung ibang lahi. Next po. So pagkatapos na-expire ang mga taon, the Midianites appear again as the enemies of the Israelites. So nagiging kalaban. Malamang, itong magkapatid kasi yung anak ni Jethro at saka yung mga lahi nilang iba, masama. Kaya yung isang babae na nagiging kapartner ni Moses, and then pagkatapos na-expire yung relationship, malamang nung namatay na si Jochebed, at yung mga kapatid niya, yung mga huling lahi, nagiging masama. So hindi talaga may iwasan sa mga magkapatid na magkaroon ng tinatawag na patayan at magkaroon ng tinatawag na inggitan kung hindi siya parehong Kristiyano. Pero pag parehas na Kristiyano, talagang magiging maganda ang future. Pero pag ang isa ay naglilingkod sa Diyos, yung isa hindi, ay pagdating ng panahon, pag namatay ng magkapatid, yung anak nila, magpatayan niya. Kaya kailangan mawala yung black sheep magiging white sheep. Amen? Entiende mo ba? Sister Gina, yung anak mo. Kung lahat yan ay maging matapat sa Panginoon, walang problema. Ang problema nito, pag nag-asawa sila, yung iba ang believer, yung iba Baptist, yung iba Katoliko, patay tayo doon. Yung anak nila, unti-unti na naging lumalayo sa Panginoon. Yan ang delikado. Kaya kailangan po, kung maaari, yung anak natin ay makapag-asawa ng kalahi natin na Baptist. Amen? Kasi pag hindi Baptist, naku po, mahirap. Mahirap. Wala na niya. Respond to God's initiative. Faith is man's response to God's initiative. It is not man that initiates. Okay po, tuloy po tayo. And man should only believe. So, ito po, nagiging kalaban sa paraw ni Gideon. Tingnan natin ha. But are finally defeated with great slaughter by Gideon. Si Gideon, ilan ang sundalo ni Gideon? 300. Ang kalaban ay marami. Okay?
man would have knowledge to believe. If God will not be working, we are not going to have the ability to believe. Because our belief is based upon the faith that God did. That's the reason why there are several kinds of faith. For example, this book is called faith. In Jude, verse number 3, this is the faith that was once delivered unto the saints. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, okay po, tuloy po tayo. The Midianites are described as the true Arabs. Ang mga Midianites, sila ang mga totoong Arabo. Yan ang kanilang lahi sa ngayon. Mga Arab sila, and possess cattle and flocks and camels, at the sand of the seashore for multitude. The spoil became in the war. Both Moses and Gideon is remarkable. So, ibig sabihin po, ang sila po ang doon po nanggagaling ang lahi ng Arabo, hindi po para lahat galing kay Ismael. Ang country of Muslims, there are seven countries of Muslims. So iba't iba sa anak pala ni Abraham kay Keturah. Amen? At ang kanilang lahi, yung mga Arabo, ay ano pong pangalan kanila yung pang-apat na anak? Si Jokshan? Ano? Midian. Midian. Ang mga Midianites. Dapat maisulat ninyo sa inyong Bible o sa may blanco na kung saan ang mga Midianites, yan ang lahi ni ng mga Arabo sa Saudi Arabia. Kasi iba rin po yung Kuwait, iba rin po yung Dubai. Tama po ba? So dapat malaman ninyo yan, yung history na ito, para hindi na po tayo maloko ng mga katuruan ng ibang katuruan. Ang mga tunay na Arab ay ang mga Midianites. Sa imahe ni Buddha, sapagkat pinapaniwalaan ko na siya ang Diyos. Saan po natin mababasa? Numbers 31:22, Judges 8:21, Judges 8:24-26, at mayroon tayong makikita na ang mga Arabo, mga wealthy Arab nation, living by the plunder, delighting in the penury, where the foray were impossible, carrying on the traffic southward into Arabia. Dalang gold. Sa Saudi Arabia, mayroon po silang mountain of gold. Akala ko dati pinto-pinto lang. Totoo pala. Meron akong sa YouTube at saka may mga picture ako. Grabe, bundok. Ang paniniwala nila, bigay daw ni Allah yung gold sa kanila. So kaya ang ginto sa Saudi Arabia, mura lang. Kaya pag may nag-abroad, timbre na makalita. Pastor, mura lang ginto dito. Pwede kayo magregalo sa akin. Amen? O kaya magpabili ako. Pwede kayo mag-invest sa ginto. Doon ang ginto parang nakahilala, parang talo lang nakatupo ko dito. Pero bawal magnakaw, pag magnakaw ka delikado. Hindi ka pwede lumapit sa mountain gold, pwede mo lang bibidyo, ipalapitin mo, pero hindi ka pwede lumapit. Pwede ka mag-picture, pwede ka mag-video, pero hindi ka pwede lumapit, may guardia. Kasi yan ang kanilang ginagawang source of income. Kaya doon po sa Saudi Arabia, ay halos mura lang ang kanilang langis. Mura lang. At least may nalis na kayo. Amen? Alam niyo na kung saan lahi ang mga Arabo. Sa anak ni Abraham kay Keturah. Kaya po. The land of gold, if not naturally by trade, and across to Chaldea. So ibig sabihin, ay ang Chaldea iba ito, or into the rich plains of Egypt. So ang Chaldea, yun ang tinatawag na Mesopotamia. Amen? Amen. So next po, tuloy na tayo. Gusto ko kasi ma-expose yung Biblia para maunawa natin yung gusto. Ang ikalima, si Isbak. Ang Isbak means left behind. Ibig sabihin na pag-iwanan. Asar Abraham and Keturah and the progenitor of the tribe of Northern Arabia. So ibig sabihin na hati, ang Arabia sa northern part,
ang Midianite sa eastern at sa northward. Amen? Hinati po ang Saudi Arabia. Magkapatid sila, katulad sila, magkapatid sila kay Keturah at kay Abraham. Kaya po pinag-aagawan nila ang Jerusalem. Sabi niya, may karapatan naman kami dyan. Kasi po, ama naman namin si Abraham, lulo naman namin yon. Naintindihan niyo? Naintindihan niyo po? Harap na rito, pinag-anak mo tatlo. Ang sarap ng tulog ng isa. Pagkigisin mo nga. It is alive. It increases. Kita in fact, kanina. So many times I would pray, Lord, so, increase so, my faith. Makikita natin yung paglago ng mga magkapatid, no? Oh, ang mga anak ni Abraham kay Keturah. Because the more I nagiging respond Arabiano in faith, yun, no? I begin so, to know nagiging God problema pa ito. More and the better tapos po, I know, the easier Arabia. I find it to respond. After 1856, so yun ang mga anak ni Abraham kay Keturah ay kalima, si Isbak. Si Isbak at saka si Midian, sila ang nagiging napasok ni Muhammad. At saka si Muhammad ay maraming asawa. At si Muhammad ay bao. At saka bago niya nakilala si Allah. Habang nagagano'n si Muhammad sa mundo, ay may tumalong baboy. Kaya bawal kumain ng baboy. Naintindihan? So at least, dapat malaman natin ang katotohanan. Na ang pinanggalingan ng mga Muslim ay nahati sa ka-Ismail yung iba. Yung iba sa anak ni... Katulad, may laman sila, may connection kay Abraham. At saka yung iba kay Ismail. Ismail, galing mga sangan Ismail, taga-Egypt. Tapos si Keturah. Tapos si Midian at saka si Isbak, no? Next po, Ma'am Gina. Sa meeting namin kagabi ng mga men at ng mga staff, ano ang sinabi ko? So, dito lang tayo lang tapos sa number 6, number 5. Sa linggo, kay Suha. So, at least, anim kasi ang anak ni Abraham kay Keturah. Meron pang 50% na mga members natin na hindi obedient sa Jehovah. Dito sa May, meron pa 30%. At karamihan dyan, mga young professionals at mga anak. Kahuwa pa lang. Sige. Tapusin na natin siya. So, kasunod na linggo, ika-anim na anak. Kasi yung ika-lima, si Isbak. Saka yung ika-apa, si Midian. Si Isbak at saka si Midian, ito yung nagtanding na nagiging na Arabo. So, at least naintindihan natin, ha? So, hindi po sila ang tagapagmana ni Abraham, ang Arabo. Hindi po. Ang tagapagmana ay si halaman sa iba. Amen? Kaling ko yung malalaman kung sino tagapagmana. Ang anak ni Abraham lahat, walo. Ang anak na kay Hagar, sa katulong na pinapasok ni Sarah, ay si Ismael, nag-iisa lang. Amen? At ang nanay ni Ismael ay Egyptian. Si Keturah, hindi pinaliwala kung anong bansa siya. Pero katulong, si Keturah, doon lang yung babae sa paligid. Kaya po mga minamahal, mga kapatid, sa tatlong anak ni Abraham, si Ismael, may connection sa Egypt. Ismael, mga maitim siya. At ibinigay sa kanyang Mount Seir. Tapos si Midian, nakatulong, meron din Midian na babae na asawa ni Moses, pero nagiging kalaban ang mga angkan. Tapos, ang anak ni Keturah, si Isbak, si Midian at saka si Isbak, ito po yung, maganda naman yung ibang, Sheba. Mabahin naman yung ibang kapatid. So, sa mga magkapatid, meron talagang mabahin at meron talagang Midian.
Pero ang alam ko, ang mabait, yung may takot sa Panginoon. Pero yung walang takot sa Panginoon, talagang masama. Kahit kasama kapatid, kami, labing dalawa kami magkapatid. Pero pasalamat ako sa Diyos, bago ako pumunta dito. Dati nung hindi pa kami naglilingkod sa Panginoon, may dalawa akong kapatid na napindi. Kung isa akong kapatid, pangalawang kanang kamay ng aking pamangkin, Gira versus Muslim. Tapos may anting-anting pa. Kung isa akong kapatid, talagang matigas ang ulo. Umakyat sa langka, umakyat yung isa, natamaan ng itak. Natusukan ng itak. Tapos umakyat sa puno, hulog yung mangga, may hinog pa, naputol yung sanga. Banda ko yung pagpunta ng Maynila, nakinig kay Almida. So, pagkita namin, pinangaralan ko, naligtas. Tumino. Amen? At yan ang tatay ni Caleb. Hindi si Caleb na malakas, oh. And hindi Caleb Flores. So, naligtas. At lamang, salamat sa Panginoon. Halos lahat ng mga kapatid ko, halos nakakilala sa Panginoon. Yung iba, hindi pa nag, hindi nagiging matapap. Ang matapap lang, bunso, kakaya ako at kakaya yung panganay. Yung parang maging isang lalaki, apat kami matapat. So, ibig sabihin, waluang hindi matapat. Tapos ang tatlo, patay na. So, yung mga kapatid kong iba, time welcome, yung mga pamangkin ko, magiging masawa pa sa hayop. Kasi hindi na naglilingkod sa Panginoon. Baka yung iba, magiging addict na. O yung iba, magiging gahama na. So, pero yung mga pamangkin ko na naglilingkod sa Panginoon, at na matapal, nagiging mabuti. Amen? Katulad niya, nakikinig sila, nanonood sila. Praise the Lord. Di ba? Yan, mga naglilingkod yan. Nakikinig kay Tito para sa Panginoon. Pagpalain ng Panginoon niya. Amen? So, ganun din yun. So, ganun din po sa inyong lahi. At ganun din sa inyo magiging lahi. Brother, meron yun pagdating ng panahon. Amen? Kaya kailangan, maging matapat ka. I-build yung family mo strong na naglilingkod sa Panginoon. Amen? Malaga to. Kahit gaano tayo kahirap ngayon, ano man ang kalagayan natin, pagkasama natin ng Panginoon, balang araw, balang araw, pagpalaki kayo sa Panginoon. Ay, tapos si tayo na. Sa linggo, number 6, isa. No material evidence. At least, alam nyo na yung lahi ng mga Arabo. Anak ni Abraham kay Pitura. Si Midyan at saka si Isbak. At saka si Ismail. Tayo po ay mag-pray. Kung mapagpalang Diyos, maraming salamat po. Pagpalain po ang aming pong pangalawang gawain. Dalangin po namin, balutin niyo po kami ng mahal na dugo. At saka ilayo niyo po kami sa mga disturb po at i-bless mo po ang gawain na magkaroon ng gate ng church upang mayroon po kami concentration sa pagsamba at pagpaglilingkod sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pagpalain mo rin sa online sa pangalan po ni Jesus. Lahat magsabi ng amen. Break mo na 5 minutes. Oo nga, nadubli nga kanina. Mayroon akong binuksan kanina ng mga tuloy. Ha? Naka? Which is the substance of things hoped for. Ganoon. Baka nabuksan. Dito na off. Somebody that says, I believe in God, I'm a Christian. I believe in the Word of God. And you asked him, do you know where you're going when you die? And he would say, I am not sure. Why? Because he has not experienced the faith in which the Bible says kasi maraming gulo kanina. Hoped for. Am I getting at you? Naku, ano ba ito nangyari ito? I hope I'm not talking above your heads. Actually, this...